Sobrang dilim! Siguro bumalik na tayo, Nini! Ngayon, alam ko na kung bakit kaakit-akit ang bagong sudyante! Biglang tumayo ang kabaong! Nasa loob si Ken! Ako ay isang Barbie, pero hindi ako maganda. Ay, naku hindi! Huli na ako sa eskwela! Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun. Sa mundo ng Barbie, dapat lahat ay maganda ayon sa karaniwang pamantayan. Lahat ng Barbie at Ken ay dapat dumalo sa Akademya ng Barbie, na sinasanay silang maging ehemplo ng kagandahan. Ngunit mukhang hindi ito naaangkop kay Needy. Siya hindi masyadong kaakit-akit kaysa sa mga kasama niya. Huh? Ang isang tulad mo ay maaari lang manatili sa nakakainit na klase ng kaalaman. Si Jennifer, isa sa pinakasikat na Barbie sa akademya, ay dumating para ipagtanggol si Needy. Huwag kang manghas sa maliitin ng mahihina! Ang lakas ng bawat isa ay hindi lang sa kanilang itsura! Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Walang problema. Tulungan mo lang ako sa tambak ng asignaturang to. Laging itinuturing ni Needy na kaibigan si Jennifer dahil lagi siyang nasa tabi nito. Ngunit sa totoo lang, nakita lang ni Jennifer si Needy na kasangkapan na ginagamit. Isang araw, isang bagong Ken ang lumipat mula sa ibang akademya ng Barbie. Nagpakilala siya bilang si Vam Ken. Si Vam ay mukhang gwapo, kahit na mukhang patay, ngunit hindi pangkaraniwang kaakit-akit. Vam, gusto mo bang subukan na ginawa kong pagkain? Sa kalaunan, sinimulan ni Vam na lumabas kasama ang pinakamaganda at sikat na Barbie sa paaralan, at si Jennifer ay pangalawa lang sa kanya. Needy, kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Vam. Saka ko lang siya maaakit. Si Needy, kahit nag-aalangan, ay pumayag dahil tinuturing niyang kaibigan si Jennifer. Sinimulan ni Needy na palihim na sundan si Vam, ngunit dahil siya'y pabaya, madali siyang natuklasan nito. Mas marami ang pagmamasid niya, mas napagtanto ni Needy na si Vam ay hindi lang gwapo, kundi napakabait din. Si Vam ay napakatalino din. Bihirang makitang may mga libro, ngunit ang kanyang mga grado ay higit pa kay Needy. Bilang resulta, nakita niya itong mas kaakit-akit. Ngunit mayroon ding kakaibang katangian si Vam. Mukha siyang patay, takot sa liwanag ng araw, kumakain lang ng hilaw na pagkain. At lalo na takot sa anumang bagay na gawa sa bawang. Nalaman din ni Needy na walang bahay si Vam. Pero gabi-gabi ay nagpupunta siya sa kagubatan at lagi niyang nawawala ito. Ikinwento ni Needy ang lahat nang nakita niya kay Jennifer. Dapat tayong magsanib puwersa para mahanap ang tahanan ni Vam. Nakarating sila sa isang batong pader at sabay na umakyat. Ayun si Vam! Kabaong, halika dito! Sa mga kilos na yun, si Vam ay isang vampira! Vam, pakiusap, huwag mo kong iwan. Hahayaan kong kagatin mo ako bilang pagkain habang buhay. Hindi na kita mahal. Umalis ka! Sinamantalan ni Needy at Jennifer ang magkakataong makatakas.
Maaaring bampira si Vam, pero sigurado akong mabuti siyang tao. Hinding-hindi niya sasaktan ng iba. Kinabukasan ay dumating sa paaralan ang magandang Reyna na Barbie. Ngunit tulala at walang emosyon na parang makina. Nang samantalahin ang pagkakataon, nilapitan ni Jennifer si Vam. Ngayon, magugustuhan mo ito! Inagaw ni Jennifer ang trono at naging pinakamaganda at sikat na Barbie sa paaralan. Kaya pumayag si Vam na lumabas kasama niya. Kailangan kong magbago. Hindi ko kayang magpatuloy ng ginito. Sinimulan ni Needy na maging mas kaakit-akit, ngunit walang kabuluhan ng lahat. Mukhang katawa-tawa. Isang multo! Lihim na pumasok si Needy sa pinagbabawal na lugar, kung saan nakakita siya ng lumang libro tungkol sa mga bampira sa liblib na sulok. Ang mga bampira ay may alindog na nangaakit sa mga tao. Paano maging isang bampira? Maaaring hayaan ang kaluluwa ng bampira na pumasok sa tao o uminom ng isang uri ng gayuma. Walang dapat maging bampira, maliban sa akin! Kinabukasan ay bumalik si Needy at syempre hindi na ito nakita. Dapat ba akong maging bampira? Nasaan ang mga mata mo? Patapon kang Barbie! Kailangan kong maging bampira para mabago ang buhay ko! Naalala ni Needy ang sangkap ng gayuma at naging bampira. Tagumpay! Ang kanyang itsura ay ganap na nagbago. Si Needy ay naging mas kaakit-akit. Sa unang araw na pumasok si Needy sa paaralan bilang bampira, lahat ng mga estudyante ay naakit at napalingon sa kanya. Sinubukan ng ilang Barbie na guluhin si Needy, ngunit pinigilan sila ng mga Ken na naakit niya para magtunggali sa isa't isa. Maging ang atensyon ni Vam ay nakuha ni Needy. Mula sa araw na yun, unti-unting nagpakita ng pagkabalisa si Jennifer. Makalipas ang ilang araw, nakipaghiwalay si Vam kay Jennifer. Pumasok si Jennifer sa paaralan na kamukha ng dating kasintahan ni Vam. Walang emosyon na parang makina. Sinadya ni Needy na alokin si Vam. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, Papayag ka bang maging nobya ko? Oo, sumasang-ayon ako. Kaya naging mag-asawa sina Needy at Vam. Laging magkasama. Tulad ng ibang mga babae, dinala ni Vam si Needy sa magarbong piging. Ngunit nagulat siya nang si Needy ay hindi pangkaraniwang walang malasakit. Sa wakas ay kinailangan ni Vam na sumunod kay Needy kung saan man niya gusto. Hindi makapaniwalang dinala ni Needy si Vam sa silid-aklatan. Ikaw? Gusto mo magpunta tayo dito? Patawad sa nakakainip na libangang ito. Hindi. Nagkataon lang. Hilig ko din ito. Ako'y naaakit sa katalinuhan mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Vam. Mula noon, nagpunta lang ang dalawa sa mga nakakatamad na lugar tulad ng simbahan, silid-aklatan at kagubatan. Si Vam ay naging mas malapit at siya'y nagsimulang magpakita ng mga tanda ng panloob na kaguluhan kapag malapit kay Needy. Naramdaman din ni Needy ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, pagod at hirap pigilan ng sarili. Needy, dapat maghiwalay na tayo. Bakit?
Nang makitang nasasaktan si Vam, bigla siyang nawala ng kontrol at halos saktan siya. Ikaw ba'y isang vampira? Hangal ka talaga! Gumising ka! Anong nangyari sa inyong dalawa? Kailangan gamitin ni Needy ang kanyang pang-akit na kapangyarihan kay Jennifer. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol kay Vam! Si Vam ay masama! Inakit niya ako! Pinahirapan at sinamantala ang emosyon ko! Tapos hinipnotismo niya ako para walang mapunyag! Kailangan kong mahanap si Vam! Hindi alam ni Needy na ang hipnotismo ang gumising sa galit ni Jennifer. Pinuntahan ni Needy ang tirahan ni Vam, ngunit hindi siya nakita doon. Vam! Nasaan ka? Mga epekto ng pagiging vampira. Ang vampira ay kailangang pakainin at kunin ang emosyon ng mga nawasak na puso. Sa kalaunan, isang masamang espiritu ng vampira ang kokontrol para pangunahan sila. Napakainin ng mga biktimang yun. Nakahanap din si Needy ng libro tungkol sa mga babaeng nilapitan ni Vam. Isinulat ni Vam na si Needy ang lumapit sa kanya para sa kanyang pagkatao, hindi sa itsura niya. Hindi niya kayang makain at saktan si Needy. Hindi! Hindi! Nagdala si Jennifer ng tampak ng bawang para tambangan at maghiganti kay Vam. Needy! Nakilala ng espiritong vampira kay Needy si Vam na isang taong may wasak na puso. Agad siyang kinontrol para pakainin siya. Nagpumiglas si Needy na lumaban, ngunit kontrolado ng espiritu ang kanyang katawan. Dahil si Vam ay kumain ng maraming tao, hindi siya kontrolado ng vampira. Hindi siya lumaban, hinayaan niyang kumain si Needy dahil mahal niya talaga si Needy. Lumitaw ang kabutihan ni Needy, pinilit niyang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan hanggang sa huli. Ang espiritu ng vampira kay Vam ay nakadama ng panganib, umalis ito sa kanyang katawan. Umalis ka dito! Ang parehong espiritu ay nagmamadaling humanap ng bagong sasapian, si Jennifer! Ang dalawang espiritu ay nalaso ng bawang at nawasak. Napansin na ngayon ni Needy ang totoong itsura ni Vam, tila matalinong binata. Dati sa kanyang lumang akademya, si Vam ay isang matalinong Ken na madalas minamaliit. Sinimulan niyang subukang maging kaakit-akit at naging isang vampira, pagkatapos ay naakit ang espiritu ng vampira. Nang makilala niya si Needy na katulad niya at nakiramay sa kanya, sa wakas ay nagising siya. Patawad sa panluloko ko sa'yo, aalis na ako dito. Hindi ko kayang mawala ng kaibigan na tulad mo. Magkahawak kamay na bumalik sa paaralan si Vam at Needy na ikinagulat ng lahat. Dahil nagbago na naman ang itsura nila. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ng mga estudyante na hindi nakakasawa ang kanilang matalinong itsura. Salamat at nakahanap ng taong nagmamahal sa kanila, parehong mas lumakas ang loob nila. At ang kumpiyansang ito ang nakatulong sa kanila na maipakita ang kanilang likas na kagandahan. Kung may pagpipilian, meron bang mas masakit kaysa sa paghihiwalay? Ingatan mo si Doris! Pinaghiwalay ng digmaan ng mag-ina. Ituturing ko siya bilang sarili kong anak. Ang kaharian ng Alice ay tahanan ng mga elemental na tribo tulad ng ginto, pilak, tanso. Ang tribong pilak ay ang pinakamakapangyarihan. At ang tribong ginto ay matagal nang nag-iingat sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari ang pinakamasamang pangamba ng tribong ginto. Ang tribong pilak ay nagdala ng kidlat sa tribong ginto. Hiniling ng kanselor ng tribong ginto sa Reyna na parusahan ng tribong pilak para sa kanilang masamang gawain. Ngunit hindi ito naaprubahan. Hindi inaasahan, walang makapigil sa kanselor. Pagkatapos ang isang araw at gabi, ang tribong pilak ay ginulat at naglaho magpakailanman.
maging ang mga pagsaway ng Rina ay walang kabuluhan. At 18 taon matapos mawala ang tribo ng Pilak, hindi na nagulo ng kidlat ang tribong Ginto. Dumating na si Princesa Doris! Ipinagkakatiwala ako sa iyo ang pagtaboy ng kidlat. Nakasisiguro ako. Darating ang pinakamalakas sa kidlat upang subukan ang kakayahan ng kahalili. Doris, dapat kang magsanay ng mabuti. Gagawin ko po ang aking makakaya. Dahil sa proteksyon ng magandang Prinsesa Doris, ang tribong Ginto ang naging pinakamarangal na angkan. Tingnan ang kumikinang na gintong ilaw sa prinsesa! Nako, ang ganda naman! Tanging ang Counselor lang ang hindi nasisihan sa pagiging prominente ni Doris. Balak ng Reyna na ipasa ang trono sa ampun na yon. Tama ka, Ginoo! Mula ngayon, bantayan ang bawat galaw ng prinsesa! Ang Counselor ay laging natatakot na ang batang Doris ay magdadala ng kapahamakan, kaya't siya'y mahigpit na binabantayan. Ilang araw pa lang matapos mag-18, may napansin si Prinsesa Doris na kakaiba. Ano to? Pero naisip ni Doris na dahil lang sasanay siya ng husto, kaya hindi na siya nag-alala. Hanggang isang araw, ang kalahati ng kanyang buhok ay naging pilak. Bawal ang pilak! Bakit sa akin to lumalabas? Sa takot na matuklasan ng iba ang kanyang sikreto, sinubukan ni Doris na itago ang sarili. Doris, anong nangyari sa'yo? Ako? May sakit ako, kaya tinatakpan ko muna ang mukha ko. Kung may sakit ang prinsesa, dapat siyang magpahinga. Ako nang bahala sa mga tungkulin ng Reyna. Dahil hindi na natagalan pa ang kakaiba sa kanyang katawan, nagmamadaling humanap ng impormasyon si Doris ukol sa nawawalang tribong Pilak. Palihim siyang lumabas ng palasyo. Sa hindi inaasahan, ang daan patungo sa tribong Pilak ay mas mahirap kaysa inaakala ni Doris. 2 beses na akong dumaan sa lugar na to! Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang kanyang swerte. Prinsesa Doris? Anong ginagawa mo dito? Ako? Naghahanap ng daan patungo sa tribong Pilak upang makita kung naroon pa. Dadalhin kita doon! Biglang bumuhos ang ulan at kumidlan ng hindi inaasahan na dahilan para mahirapan ang dalawa. Ang pagtaboy ng kidlat ay simple para kay Doris. Ngunit nakalimutan ni Doris na nagbago ang kanyang katawan. Hindi pa niya nagagawang pagsamahin ang kapangyarihan ng Ginto at Pilak. Sakwete! Dali! Magtago ka sa likod ko! Lumipas ang pag-aalala ng dalawa nang tumigil ang ulan. Ngunit hinarap ni Doris ang mausisa na tingin ni Liam. Huwag kang matakot. Itatago ko ang sikreto mo. Pero, bakit mo ko tutulungan? Dahil minsan, napakabait sa akin ng tribong Pilak. Ganun lang ba kasimple? Narating na ni Doris ang lugar na hinahanap niya. Ngunit, may tao ba dito? Walang sumagot. Ibig sabihin ay nananatiling hindi malulutas ang sikreto. Paano kung maaalis ang Pilak sa akin? Liam, sabihin mo sa akin! Ito imposible! Bakit pagkatapos silang mawala, sinasaktan pa rin nila ako? Ayoko sa tribo ng Pilak! Hindi masama ang tribong Pilak! Bakit mo ipinagtatanggol ang tribo ng Pilak? Hindi ka siguro galing sa tribo ng Ginto! Bakit mo naisip yun? Masyado kang maraming nalalaman ukol sa tribo ng Pilak, mula sa daan doon hanggang sa katotohanang hindi ko maalis ang Pilak. Nakatira ako noon malapit sa tribong Pilak, kaya medyo alam ko. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang iyong napakalaking kapangyarihan? Ikaw ay mula sa tribong Pilak! Pakiusap, hayaan mo ako magpaliwanag! Hindi ako makikinig sa sinungaling!
oras na ito, ang Reyna ay nagpadala ng mga taong naghahanap kay Doris. Doris, mahina na ako. Ipapasok ko sa iyo ang trono. Kahit siya inampon, tinatrato siya ng Reyna bilang kanya sa loob ng maraming taon. Itinturing din siya ni Doris bilang kanyang tunay na ina. May sasabihin ako. Nais pala ng kanselor na anyayahan ng Reyna at si Doris na makipagkita sa mga tao. Ngayon ang araw na iaanunsyo ng Reyna ang kahalili. Pinipili ko si Doris bilang kahalili. Kahanga-hanga! Karapat dapat si Prinsesa Doris! Sandali! Bilak! May bilak sa prinsesa! Hindi! Hindi pwede! Ang tribong pilak ay tunay na makasalanan. Nangahas silang maglagay ng kalahating lahi dito para maghiganti! Inosente si Doris! Palagi niyang binoprotektahan ng gintong tribo! Hindi dapat kalimutan ng Reyna na minsan tayong sinaktan ng tribo ng pilak! Hindi makalimutan ng tribong ginto ang matinding labanan ng nakaraan. At kahit na inosente si Doris, itinaboy pa rin siya. Sa matinding paghihirap, tumakas si Doris sa kagubatan. Shhh! May sumusunod sa kanya! Hindi inaasahan ni Doris na madadakip siya ng kanselor. Saan mo ko dadalhin? Hindi mo ba gustong makilala ang tribong pilak? Kung gayon, sumunod ka sa akin. Dito pala, nagtatago ang tribo ng pilak. Prinsipe, bumalik ka na! Prinsipe? Sino ka ba talaga? Para hindi ako mapatay, kailangan kong magtago bilang miyembro ng tribong ginto para lumabas at mangalap ng impormasyon. Kung gayon, sino ako? Sinabi ni Liam sa kanya ang lahat tungkol sa plano ng kanselor 18 taon nang nakararaan upang lipunin ang tribong pilak. Kung gayon, ang aking ama ay mula sa tribong pilak at ang aking ina ay mula sa tribong ginto. Sila'y namatay ng ganun? Oo. Ngunit bakit alam mong pupunta ako sa lupain ng tribong pilak at doon ako maghihintay sa unang pagkikita natin? Alam ni Liam na kapag naglabing walo na si Doris, lilitaw ang hybrid na elemento. Kailangan niyang malaman ng sikretong ito at matagal na siyang naghihintay sa kanya. Nais kong balaan ka tungkol sa pahana ng kanselor at linisin ang pangalan ng tribong pilak. Kasalanan ko ang lahat. Kailangan kong bumalik para maghiganti. Ngunit hindi pa magagamit ni Doris ang kapangyarihan ng pilak. Kaya gagabayan siya ni Liam. Kailangan matuto ni Doris mula sa pinakamaliit na kapangyarihan. Hanggang sa pinakamahirap. Huwag kang matakot. Ipikit ang iyong mata at damhin ang kapangyarihan sa loob. Hindi nagtagal, natutunan ni Doris kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ayos ka lang ba? Bakit ang init mo? Ako? Dahil mas mahusay akong gumawa ng init kaysa sayo, kaya mas mainit ako. Sa puso ni Doris ay may mainit na pagdaloy. Ngunit sa paghihiganti ng kanyang pamilya na hindi pa nakakamit, wala pa siyang ibang maisip na iba. Liam, babalik ako para ipaghiganti ang mga magulang ko. Sasama ako sa iyo. Nang marinig na pupunta rito ang kanselor, hinintay siya ni Doris at Liam na magpakita. Bakit mo sinaktan ang mga magulang ko? Bakit mo buburahin ang tribo ng pilak? Bakit? Nilalabanan ni Doris ang kanselor! Ang masamang tribo ng pilak ay nararapat parusahan! Doris, umalis na tayo! Hulihin sila! Ang kanselor ay gumawa ng isang bigtag upang akitin si Doris palabas. Hindi natin maaaring saktan ang mga inosenteng tao!
Chancellor! Pakawalan mo agad si Doris! Hindi kailanman! Dapat mapasa akin ng trono! Malupit ka para purahin ang tribo ng pilak ilang taon nang nakakaraan! Ngayon, hayaan mo na si Doris! Lagi kang mahina! Salamat sa akin at umunlad ng tribong ginto! Wala akong ginagawang mali! Magkakaroon ako ng dahilan para tuksain ang tribo ng pilak! Chancellor! Bakit mo pinatay ang tribong pilak? Dahil ang tribong pilak ay may kapangyarihang magsagawa ng kuryente at init kaysa sa tribong ginto. Siyempre, matagal na silang tinig sa akin. Ang gintong tribo ay dapat ang pinakamalakas! Hindi inaasahan, ang digmaang nagdulot ng labis na sakit ay nagmula sa makasariling ambisyon. Kasalanan ko ang lahat. Dapat pinarusahan na kita. Ina! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Gaya nga ng sinabi ng Reyna, darating ang kidlat upang subukan ang kahalili. Malapit na akong maging hari! Malaking kidlat ang bumaba sa lupa. Para malaman kung sino ang kapalit. Hindi mo kaya yun ang Chancellor! Takbo! Sa paglipas ng mga taon, ang Chancellor ay naghahangad lang ng kapangyarihan nang hindi nagsasanay ng kanyang lakas. Kayong lahat, mag-ingat! Takbo! Mag-ingat ka! Naisip ni Doris ang Reyna na nagpalaki at nagturo sa kanya. Determinado siyang protektahan ang kahariang ito. Kinamit ni Doris ang kanyang katawan bilang pamalo ng kidlat. Iligtas tayo ni Prinsesa Doris! Samantalang ang Chancellor ay alam lang tumangas! Nalampasan ang hamon at lahat ng hindi pagkakunawan ay nalutas. Nalantad ang mga bagay na ginawa ng Chancellor dati. Ang tribong pilak ay nalinis ang kanilang pangalan. Hindi na naisip ni Doris ang kanyang itsura. Pero nahihiya siya sa harap ni Liam. Ngunit siya ay medyo mabagal at... Doris, bakit ka nagagalit? Ako? Ako? Ha? Hindi ko sasabihin sa'yo! Marami pang oras! Naniniwala si Doris na balang araw ay mapagtatanto ni Liam ang kanyang nararamdaman. Wow, fairy tales!